What's up, LNS fam? And well here, and welcome to another video of Life Stress Sneakers. Guys, nandito tayo ngayon sa Secret Fresh. Tapos, i-check natin yung Rift Manila. Check natin kung ano yung mga available sneakers na makikita nyo dito. Let's go! So guys, nandito na nga yung mga sapatos. Pero, bago natin continue to at bago ko pakita sa inyo yung mga sapatos, please do us a favor by clicking the like button dito sa video na to. At kung hindi ka pa rin subscribe sa channel, mag-subscribe ka na. Palagi tayong maraming solid na contents para sa inyo. At para hindi mo rin ma-miss, diba? Lalo na yung mga sneaker deals na pinapakita natin. Anyway guys, check na natin yung mga sapatos. Guys, let's start with this rack, no? Grabe ng tanya. So, ang daming mga Jordan sneakers, SB. Grabe. So, ito, oh. Royal, guys. Sobrang ganda nitong sneakers na to. OG colorway. Price nito is 18,500 pesos. Brand new, 18,500. Sobrang affordable. Mura na to guys. Ito naman, Jordan 1 na SPD 3.0 or Shattered Backboard 3.0. So price nito, 16,500. Ito guys, UNC na patent leather. For women's to, no? So medyo maliit yung size niya. Women's exclusive. Wala akong nakikang price dito. But available siya dito sa Rift Manila. Ito naman guys, SB na Ray Gun. So maganda rin to. Mga SB makakapal yung mga tang niya. Protection yan kasi SB skateboard. Pang skateboard kasi itong sneakers na to. So ito, wala rin nakalagay ng price. Check natin yung bag. Ito naman, gold na patent leather. Oh. Tama ba? Hindi ko sure kung anong exact na tawag dito. Ito na yata yung top 3 na gold. I'm not sure. Pero ayun, patent leather, may gold. Dito naman, white. Napakaganda rin ito. Hindi ko rin makita yung price. Pasensya na guys. Yung iba kasi, nag-tag pa lang sila ng prices nila ngayon. Ito guys, Cactus Jack or Travis Scott 4. No? Nung original na lumabas to, sobrang mura lang. Hindi masyadong pinapansin. Parang 15,000 nga lang, pinakamahal na nakita kong ganito. No? Ngayon guys, price nito, 40 to 50,000 pesos na. Grabe. Kung alam ko lang na magiging ganito yung price nito, bumili na ako ng ganito. Sobrang tumakas yung price niya. Speaking of Travis Scott, meron tayo yung Travis Scott na Jordan 1. Grabe guys. Ito, biglang tumakas din ang price nito. Nagsimula ito, mga 40 to 50,000. Ngayon, it can go up to 120,000 kung pair na to. Grabe. Hindi na natin banggitin yung mga price. Bigyan ko na lang kayo ng idea kung magkano yung price range dito sa market. Ngayon tayo dito ng off-white na Air Max 90. Ganda rin siya. Plain lang, black. 38,500 pesos. Ito naman, blazer na off-white. Ganda rin. Wala, ang price nito, 99,000 pesos. 99,000, almost 100,000 pesos. Mahal na kasi yung value nito, no? Mga 2,000 plus US na to. So guys, ito naman Air Force 1 na Vault. Ito favorite ko to, gusto ko to, pero wala ako nito, no? Price nito nasa mga 50 plus to 60,000 pesos na. Tumaas na yung value nito. Sobrang ganda, sobrang clean. Isa to sa mga off-white na gusto kong bilhin, no? Kaya karoon tayo ng chance. Kung meron tayong makita magandang deal, baka try natin. Ito naman guys, ang classic na Jordan 11. Jordan 11 Concord. Napaka-clean ito. Ito yung pinaka-favorite sneakers ko ever since high school pa ako. Ito na yung dream shoes ko. So nagkaroon tayo nito. Fortunately, yan. Tapos may isa tayong binibenta rin na ganito. Ito naman guys, sa sapatos na to, tawag dito, Nigel Sylvester na Jordan 1. So si Nigel Sylvester, isa siyang artist na nag-design itong sneakers na to. Actually, from skateboard ba siya o from bike? I think from bike siya. May galing siya mag-bike. So, dinesign niya itong Jordan 1 na to. Ang dating, parang talagang gamit na gamit. Parang worn. Kasi tingnan niyo, may mga scuffs dito. Pati dito sa likod, pati dito. So, para siyang gamit, no? Tapos dito, para natanggal na yung swoosh. Walang leather na swoosh, di ba? So, yun yung design talaga nito. Yung design niya, parang gamit na gamit. Laspag na laspag yung Jordan. So, napakaganda rin itong Nigel Sylvester na Jordan 1. Ito naman guys, sobrang mahal na rin ito. Ito yung tinatawag ng Jordan 1 Union, no? So, makikita nyo, Union LA. Ito yung gusto ko rin colorway, blue tsaka black. Blue, black, and red, no? So, meron pa isa pang colorway nito, gray naman. So, ito maganda. Napakagandang colorway nito.
Available din siya dito sa Rift Manila. Ito naman guys, Jordan 1. Mahal din to, no? Red 2. Matindi to guys. Ito sa mga expensive na Jordan sneakers. Jordan 1 sneakers. Kasi tignan niyo yung leather. Sobrang ganda ng quality ng leather dito. Sobrang soft. Sobrang inis. Matindi. Grabing grabe. Ang ganda nitong Jordan 1 na to. Ito naman guys, Air Force 1 naman to na black na off-white. So kanina pinakita ko both. Ito naman meron sila black din. Available din dito. Wala rin siyang price. Pero ito, mga nasa over 1,000 US na rin ito eh. So malamang 50 to 60,000 pesos at the least. Baka mas mahal pa. Itong Air Force 1 na to, ito ang mahal. Siguro mga 120 to 140,000 pesos. Talaga na to kasi limited to. Ito yung MCA na Air Force 1. No? So medyo limited ang release nitong sapatos ito. Kaya sobrang mahal. Mga more than 100,000 pesos ang halaga nito. Ito naman ang Presto, no? Isa to sa mga gusto nating magkaroon, dream 50 natin to, the Presto na off-white. Napakagandang sneakers din ito. Available rin siya dito. Ito, mahal na rin ito. Siguro ito, mga nasa over 100,000 na rin ang price nito. Ito naman, Jordan 11 na 7210. So, nirelease ito mga 3 years, 4 years ago. Maganda rin itong colorway na to. Simple lang, black and white. May patent leather itong dito sa guard niya. Maganda rin to, walang price na kalagay dito, pero ito mas affordable to, siguro less than 20,000 lang to. Ito naman guys, LA to Chicago na Jordan 1, sobrang ganda, meron din tayong ganitong sneakers ito. You can peel off the paint, the outer layer ng paint, para lumabas yung Chicago colorway. Kasi ngayon, Lakers colorway siya, diba? Pag scrape off mo itong paint na purple, tapos itong yellow, iba yung color niya. Magiging Chicago colorway. So, napakaganda nitong sneakers ito. Isa to sa mga favorite ko na Jordan 1. Ito naman guys, Jordan 5 off-white. Meron din tayo nito. Nagbibenta lang tayo nito. Napakaganda. Ito yung pinakamagandang Jordan 5 in my opinion ha, para sa akin. At isa siya sa mga pinakamagandang off-white din na ginawa nila. Napakaganda ng gawa nila nito sa kaso sa to. Sobrang linis. Favorite ko. One of my favorite sneakers. So guys, sobrang daming sapatos dito sa Rift Manila. No? Hindi, ewan ko kung kaya ko masampatusin, pakita sa inyo lahat. Pero I'll try my best na para mapakita, no? Yung mga magaganda. So ito, Air Force 1 na cloth. Ito, limited edition to. Meron din tayo nito. Ito yung friends, parang friends and family colorway. Kasi normal na version nito, blue yung kulay. Ito, black siya. Tapos pag tinanggal mo, yung sa loob niya may red. So ito, tear away naman itong sapatos na to. Pwede mo taspasin yung outer fabric niya. Tapos sa loob, meron pang iba pang layer ng materials, leather naman, na may design din. Ito naman guys, Supreme na Jordan 5. Ito, camo. Supreme ito. Napakaganda. Parang satin. Ang ganda ng material niya. Hindi mo kumisado kung anong material, pero ang ganda. Palalo. Jordan 5 na Supreme. Ito guys, kakaiba. Kyrie 5, Valentine's Day. May mga hearts. Diba? Available din siya dito sa Rift Manila. Galing, oh. Kakaiba, heart din likod. Kyrie 5 ba to? Tama, Kyrie 5 to. Ito naman guys, Sakai na white. No? Ito yung second version na to ng Sakai. Kasi ito yung ribbon. Makikita nyo yung sintas niya, ribbon. Diba? Sintas niya, ribbon. Tapos maraming suede material. Quality rin ng sapatos na to. Palalo. Sakai na white. So ito medyo mura-mura lang yung value nito. Compared dun sa mga OG colorways ng Sakai. Ito naman guys, Air Uptempo na Supreme of Gold. Yan, basahin yung Supreme. Available din dito sa Rift Manila. Ganda oh. Gold. Ito guys, magulat kayo. Air Force 1. Official release to, hindi to custom. Air Force 1 na Philippines, so Philippine flag, diba? Red, white, and blue, tapos yung yellow yung swoosh niya. Release to mga 2004 daw. At syempre, special sa Philippines, limited lang. Price nito, available to ngayon sa Rift Manila at 33,000 pesos. Sobrang limited ito. Ganda. Guys, ito naman, mga SB. Ito yung Kentucky, ito yung Syracuse, orange and blue. Nilabas rin to dito sa Manila, pero ubus ka agad. Ang price ito ngayon, mga 22,000 dito sa Rift Manila. Ang ganda oh. SB, simple lang. Diba? Ang ganda ng color blocking niya, plain na plain.
Ito naman guys, mga Travis Scott na Air Force One. So ito yung ano, Cactus Jack na Air Force One. Tapos ito, yung isa sa mga unang Travis Scott to eh, na sapatos, no, na Air Force One. Ganda rin, diba? Yung price na, hindi makita yung price, pero available sila dito. Speaking of SBs, ito naman guys, SB na Off-White. So ito, UNLV colorway na SB. Ito naman, Michigan colorway. Meron pa sila isa green. Nakalimutan ko anong school yan. Pero ito yung mga available na color. Lahat ng colorways available ng dito sa Rift Manila ng Off-White na SBs. Meron din sila dito guys. Ito. Itong Azael na Yeezy 700. Diba? V3. Azael available din. So ito, rin nakalagay ng price eh. 38,500 pala. Ito, may isa pang sakay dito. Ito yung fine green yata ang colorway na tawag. Official name nito eh. Available din siya dito. Ang price niya, 24,200. So naman guys, mga Yeezy na to, no? So, nakalimutan turtle daw. Moonrock of Oxford Tan. Hina tayong mga colorway niya. No? So itong turtle daw, grabe to guys. 99,000 pesos. Turtle daw. Ito yung OG. Mga OG na Yeezy, no? V1 to na 350. Ito naman, 49,500. Pati itong Oxford Tan, 49,500. Dito naman guys, karamihan ng mga sneakers na available na dito, puro Yeezy. Pero meron pa rin mga ibang hindi Yeezy, no? So, tingnan muna natin itong dalawang to. Ito, Fear of God guys. Fear of God 1. So, ito may white, tapos may triple black. Oh. Sobrang ganda. Ito, kalabas lang ito. Recently lang ito nilabas. Maganda rin itong mga Fear of God 1s guys. Available siya dito sa Rift Manila. So ito guys, ayun, gawa rin ito ng cloth. Collaboration with Jordan. Jordan 13 na cloth. So maganda rin siya. Parang bricks yung nasa ano niya. No? Ito yung parang ginaya ito sa Terracotta Warriors. Eh. Yun yung ginamit niyang inspiration dito. Easy na tayo guys. Ito, Wave Runner. Ito yung OG na 700. Nung unang lumabas to, hindi masyadong sumikat. Pero ngayon, sobrang in demand. Ito yung isa sa mga pinakamahal na Yeezy 700. Ito naman, mga black na Yeezy. Ito yung Yeezy na static na black. Ito naman, parang ano to eh. Black Friday ata, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong guys ha. Black Friday ata ito. Anyway, available sila dito. So guys, ito, sobrang daming Yeezy. Hindi na natin isa-isahin lahat yan, no? Kasi sobrang daming ano. Ito maganda, oh. Boon yata ito na MNVN. Available dito. Ito, ano matawag dito? Hindi ko na rin alam eh guys. Hindi ko na kabisado yung sa dami ng Yeezys ngayon. Nalilito na ako sa mga pangalan. So, pares pa ng kulay. Katulad dito. Hindi ko alam kung linen ba to. Linen yata ang tawag dito eh. Diba? Ito, earth yata ang tawag dito. Ito, hindi ko alam kung flux or sulfur or... Anyway, sobrang dami ng Yeezy ngayon, no? Ito, alam ko, ito, Desert Sage. Desert Sage to, available. Ito, syempre, classic to, Beluga. Kabisado ko pa yung pangalan nito. Pero yung mga iba, ito, kabisado natin, usual, meron tayo nito. Meron din tayo nitong Israel. Tapos, oh, ito. Blush ba to? Ito, blush na 500, meron din tayo nito. Ito naman yung white na 500. Oh guys, meron din sila nito dito, no? Itong mist, isa sa mga favorite natin na silhouette ng Yeezy. Sobrang comfortable, sobrang gaan. Ang sarap isuot guys. Ito guys, meron din sila dito. Itong sesame ang tawag dito sa Yeezy 350 V2. Sesame, available din dito sa Rift Manila. Ito pala guys, may isa pang MNVN dito, no? Orange naman, ganda rin. Itong 700 dito, reflective yan. So, kumikinang yan pag na-flashan. Walang price eh. 25,300 pala ito guys. Uy, mayroon na sila dito guys. Ito gusto ko ito eh. Ito parang colorway ito ng lifestyle and sneakers. Black tas reflective. Yung 700 dito, kung makikita mo, reflective yan. Tapos ang daming reflective kits itong sapatos na ito. So, kaya gusto ko siyang kuhanin. Kasi nga, ka-colorway ng logo. Ang lifestyle and sneakers, no, black and reflective. So, kaso mong hindi ko size to. At ang price niya, 24,200 lang. Meron din itong Yeezy na Mauve, no, na 700. Manalo rin to, guys.
simple lang. Maraming hindi gusto dito, pero okay to. Okay to colorway na to. Pirate Black, guys. Available din dito sa Rip Manila. Price ito, guys, ha. Pirate Black, 52,500. Ito, guys. Kakabenta ko lang nito ng used na ganito, no? Nabenta ko lang 11,000 pesos. Imagine nyo. Binenta ko 11,000. Price ng brand new nito, 18,150 pesos, no? Sobrang steal yung binenta ko, di ba? Check nyo yung video nga pala kung hindi nyo pa napapanood yung mga Yeezy na for sale. Sobrang daming steals doon. Okay guys, that's about it. Ito na, no? Lahat pinakita ko sa inyo yung mga available na mga sneakers dito sa Rip Manila. Dito yan, sa loob ng Secret Fresh Gallery ni Boss Big Boy Cheng. Thank you nga pala ulit kay Boss Bigs para sa pagpayag na makapag-vlog ako dito sa kanyang shop. At pinahiram niya rin ako, guys, ng kanyang Jordan 1 na Dior. Pinawa natin ng review yan. I'm not sure kung by the time mapanood mo tong video na to, eh, na-release ko na yung review, no? Pero kung sakaling na-release ko na, eh, panoorin mo na lang, check mo na lang sa channel natin. At kung hindi ko pa na-release yung video na yun, eh, abangan nyo na meron tayong review ng Jordan 1 Dior ni Big Boy Cheng. Anyway, guys, I hope you enjoyed this video. And if you do, please press the thumbs up button down below. If you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.